Ito, shout out ito sa mga ibang mga pasaway na OFW, lalaki, babae. Please, sa mga lalaki, kung gagawa kayo ng multo, kalokohan ninyo, siguraduhin yung kaya nyo pangatawanan. Hindi yung gagawa kayo ng isang bagay na alam nyong mali, bubuntisin nyo yung babae, at pag natabuntis, natatakot kayo, iiwanan ninyo, tatakasan ninyo. Yung pala, may pamilya pala kayo, at uuwi kayo ng Pilipinas. Iiwanan mo sa ere yung babaeng ginawa mo ng hindi maganda. Ano mangyayari sa kanya? Napapahamak. At ikaw, anong ginawa mo? Sinaktan mo pa. Pinasaan mo pa ang katawan. At ito namang mga babae, mga ibang mga pasaway na babae, ilang beses na punting sinasabi, wag na wag po kayo magpapapasok ng lalaki sa bahay ng amo ninyo. Dahil mapapahamak kayo. Ito, si Kabayan, nagpatihulog sa matatamis na salita ng lalaki na nakilala niya sa social media. Ngayon, ilang beses pumasok sa bahay nila at may nangyari sa kanila. Natuslukan si babae. Ang nangyari, nabuntis. At nung nabuntis, ayun na, inaway-away na siya at iniwanan. At siya ngayon nag-iisang lumalaban sa kanyang problema. At hindi pa alam ng employer. Pag nalaman ng employer, malaking problema yan. Kasi, paano nakapunta yung lalaki? Paano siya nabuntis? Hindi siya lumalabas ng bahay. Kulong ang katapat niyan. Diyos ko. Maraming beses na tayo nagsasabi ng ganito. Ngayon, ito, malaking problema ni Kabayan. Ang laki na ng tiyan niya. Hindi natin alam kung paano niya malulusutan itong problema na ito. Na napakalaki ng anytime paid niya siyang manganak at magugulat ng employer niya. Kaya ito, shout out ito sa inyo. Please, magsilbing aral sana ito, ha? Magsilbing aral sana ito sa lahat. Sa ibang mga pasaway. Isipin niyo muna maigi kung ano po ang consequences nito. Kung ano ang mapapala niyo rito sa mga ginagawa ninyo. Sa sandaling kaligayahan, ayan, panghabang pagsisisi. Ilan na po yung mga kababayan natin nakulong nang dahil po sa nagpapapasok ng lalaki sa bahay? Ilan na po nasisira ang buhay, nabubuntis ng ganyan? Yung pala may pamilya ng lalaki, naiiwan yung babae. Kaya, naku po, mga kababayan, mapalalaki, mapababae, please, isipin nyo muna ang mga bagay-bagay bago kayo gumawa. At kung gagawin ninyo, pangatawanan ninyo. Yun lang po. Hindi po tayo nagsasawa pa ulit, pero please lang po. Nakakakuliling na rin. Ito po si Kabong. Maraming salamat po.